Magandang hapon po sa bawat isa. At kayo po'y natutuwa na nandito po kayo. At ako rin po ay natutuwa kasi kung wala po ako, eh wala pong speaker sa hapon pong ito. So patuloy po tayo sa biyaya ng Panginoon. So ang patuloy nating topic po this January is moving forward. No, nandito pa rin po tayo sa series. So yung first Sunday po natin is moving forward towards God's promises. Yung second po natin, second Sunday is God's life. Yung third, God's righteousness. At po yung last Sunday natin is God's freedom. Ngayon, pag-uusapan po natin ang God's mission. No? Dahilan po, bakit po tayo pinalaya ng Panginoon? Bakit po tayo binigyan ng pangako ng Panginoon? Binigay ang kanyang ilaw at katwiran at katarungan ng ating Panginoon. Right now, pag-uusapan po natin kung ano po yung mission natin sa mundong ito, kung bakit po hanggang ngayon ay buhay po tayo at nakakakita po kayong gwapong pastor. And, joke lang. Okay? Tayo po man ay manalangin. As we pray, Lord, continue to be with us, O God. Continue to let us understand your word. As we pray, O God, hindi lamang po kami makikinig right now. Lord, it's opportune time. This po, ito po yung time na napapanahon, na pag-usapan, pag-aralan, na hindi lamang po kami makikinig at matututo, kundi Lord, kami Panginoon ay makakasunod sa nais mo, sa tagubilin mo, O Diyos, at sa utos mo. Be with us, Lord. Let your Holy Spirit be upon us. Empower us, O God, with wisdom and knowledge that we need. And be with us, Lord. Give us this alertness, the sound mind, O God, and even the knowledge that we need sa hapon pong ito. Be with us. Let your Holy Spirit mag-minister sa hapon pong ito. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. It's God's mission. Alam niyo po, ano po ba yung mission ng Panginoon nung dumating po siya dito sa lupa? To give His life para po magkaroon tayo ng buhay. Hindi lang po buhay ito, buhay na walang hanggan. Ngayon po, ano naman po yung mission natin? As God's follower, as Jesus followers, as Christians. Okay? Ano po yung mission natin? Mission lang po ba natin yung umupo dito every Sunday? No, sabi ko nga sa mga usher kanya na in our meeting, may mga membro po talaga namimili po ng speaker. No, wala pong masama doon. Okay? Pero ang hindi maganda, namili ka na ng speaker. Nandun na. No? Eksakto. Yung gustong-gustong speaker, yun yung nakatayo ngayon. Okay. Pero eto, kung namili ka na ng speaker, pero hindi ka pa rin sumunod doon sa sinabi ng pastor na salita ng Panginoon at hindi ka pa rin sumunod sa Diyos, walang kwenta yung pagpili mo. Hallelujah. Parang iba, nakoy, pastor na naman. Ibalik ang aking tithes last Sunday. Ayoko siya. Ano? Hindi po ganon. May mga itinalaga po ang Panginoon na magsasalita po sa inyo, pero we need to listen. And we need to obey. Dahil po ang paghahanda po ng salita ng Diyos, hindi po ganun kadali. Yes, sa mga iba, andali. No? Ang iba, ay, andali lang. No? Tatayo ka lang. Okay? Magsasalita, ang galing. No? Pero pag actual na, ang hirap po. Lalo na po yung himayan ng salita ng Diyos sa katotohanan na nais na ma-impart ng Panginoon sa inyong lahat. Kung kayo po ay natututo, mas nauna po kaming natuto. Pinag-aralan po ito at kinausap ng Panginoon at ngayon po ay binibigyan namin pagpapahalaga at dinidiinan po ng husto ang salita ng Diyos. Kaya nga po, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, sana po wag po kayong mag-focus lang sa inyong sarili. Tingnan niyo po yung upuan niyo, malambot na po yan. Pero hindi po yan pampatulog. Okay? Pinalambot po namin yan para pag mahaba at nag-overtime yung pastor, hindi kayo nasasaktan sa pwitan, sa upuan. No? Gusto nga namin palagyan ng foam, baka matulog na kayo. Hallelujah. Kaya nga po, maging outward focus din po tayo. Ano po yung dahilan? Ano po yung God's mission na nais ng Panginoon na ipurso natin sa buhay natin? Marami po dito, they are just pursuing what they need. Dumarating sa church para po humingi kay Lord. Sana po, kunin din po natin, ma-purso din po natin yung mission ng Panginoon sa buhay natin. Yes, hindi po lahat tinawag mag pastor, pero lahat po tayo tinawag na mag-mission para kay Lord. Dati po, iba na po yung sinusundan natin. Dati po, hindi naman natin sinusunod si Lord. Ngayon, pinili na tayo ng Panginoon na sumunod. We need to obey God.
No, kasi po noon hindi tayo namili. Okay, ibig sabihin, walang pumili sa atin. Basta na lang tayo ganyan, no? Yung mga bagay na ginagawa natin, ang ganda nga ng ginagawa natin noon, di ba? Matulog, kumain, no? Manood ng Netflix. No, praise God, hanggang ngayon, wala pa kaming cable. Okay? Maglaro sa labas. Okay? Kapag mainit, punta ng mall. Ngayon, iba, kapag mainit, punta ng church. Kasi dito nagpapalamig. Pero alam mo, kapatid, kahit ganyan yung motibo mo sa hapong pang ito, makinig ka ng salita ng Diyos, matututo ka. No? Hindi lamang po katotohanan na o natutunan na pandito lang, kundi katotohanan na it will be forever, for all eternity. Kung meron po si Tom Cruise na Mission Impossible, ito po ay narinig po namin kay Daddy Bishop noong Friday. Kung meron po si Tom Cruise na Mission Impossible, tayo pong lahat na nandito, meron po tayong Jesus Cross. Cross ni Jesus that made and make mission possible. Hallelujah! Kung meron Tom Cruise, meron tayong cross ni Jesus to make the mission possible. Hallelujah! Ready na po ba kayo makinig? Baka makinig lang, no? Sana po masunod natin. Lalo niyo po, sa totoo lang, kung lahat po tayo ngayon ay kumikilos according to the will of God, hindi lamang po kayo ganito karami. Nadadami po tayo. Magmumultiply po tayo, especially sa mga pamilya po natin. Ang sarap po yata, ang buong pamilya nyo ay, o natin, ay sama-samang nagtataas ng kamay, nagpupuri sa ating Panginoon. At sana po ngayon ay mabigyan po natin ng emphasis na tayo po ay nais gamitin ng Diyos. Now, kinukomission po tayo na pa. Tingnan niyo po, in 1 Peter 2:9, no, hindi lamang po tayo niligtas ng Panginoon. Nais ng Panginoon na tayo po ay magamit sa kanyang mission din. Ang mission po ng Panginoon is to save people. Para po, hindi po sila mamatay at mapapahamak sa impyerno. Kaya nga po siya dumating dito para po maligtas ang lahat ng tao. And since He is our Lord, kailangan mag-obey po tayo, di po ba? Siya yung Lord natin eh. Ibig sabihin, He is our Master. Ibig sabihin, Siya yung nasusunod sa buhay natin. Kaya nga po, nais ng Panginoon at tayo din po ay sumunod. O sabi po na 1 Peter 2:9, but you are God's chosen treasure. Okay? Pinili po tayo ng Panginoon. Mahirap po kung tayo pumili kay Lord. Kasi po, kapag tayo pinili ng Panginoon, meron po siyang gagawin. Meron po siyang bagay na nais na ma-impact sa'yo, kaya pinili tayo ng Panginoon. Kung tayo po ang pumili kay Lord, anong ma-impact natin kay Lord? Anong pwedeng idagdag natin kay Lord? Eh, we are just created being by God. No? Kaya nga ang kagandahan, we are God's chosen treasure, no? A chosen people. No, talagang minahal, binigyan ng pagpapahalaga ng Panginoon, a priest who are kings, no, a royal priesthood, a spiritual nation set apart. Alam niyo po kung bakit tayo pinili ng Panginoon? Nais niya tayo na ihiwalay, to sanctify, to set apart, para po yung mga purpose ng Panginoon magawa natin. Kasi po kung hindi tayo i-set apart ng Panginoon, hindi natin magagawa yung mga bagay na gusto ng Panginoon, kasi nga po nakahalubilo pa rin tayo sa marami. But God wants us to be set apart, to be sanctified. Ibig sabihin, ang katawan natin, ang buhay natin, magpuri sa ating Panginoon. Okay? Bakit po tayo sinet apart ng Panginoon as God's devoted ones? Kasi po ito, He called you out of darkness to experience His marvelous light. No, sabi nga ni Daddy Bishop, yung marvelous light na to talagang hinding-hindi ka pwedeng hindi mo tingnan. No, alam nung New Year po, pag may pumutok po na ang alam niyo po, yung putok na to ay putok ng fireworks, hindi po putok ng katawan ng katabi mo. Titingin ka sa taas, titingnan mo kung saan 'yon. Tapos kapag nakita mo po yung ilaw, namamangha ka, wow. 2,000 pesos. Praise God, libre sa amin. No? Okay? May nag-invest para sa inyo para po makita natin yung magandang ilaw. And these things, yung marvelous light na ito, may nag-invest. Hindi natin makikita yan kung hindi namatay si Lord sa krus ng Kalbaryo for us. And now, He claims you as His very own.
And because of that, we have this relationship with God. Na-set apart tayo para po pakita natin kung tayo nga po sumusunod sa ating Panginoon, because He wants us to have this good relationship. Nais niya na magkaroon tayo ng magandang ugnayan. No? Tapos ito po, ano yung dahilan? Bakit nais na tayo magkaroon ng ugnayan? Di po ba kapag ang barkada mo, kaya mo siya barkada, kasi yung minsan, madalas meron kayong ginagawa na parehas lang. No, yung mahilig sa basketball, kapag nabarkada ka sa mahilig mag-basketball, later on, nahihilig ka na rin sa basketball. Kung ikaw ay mahilig sumayaw, nabarkada ka sa mga sumasayaw, later on, nagiging dancer ka na rin. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, ito po, the reason why sinet apart tayo, inilagay tayo sa lugar na kung saan freely makakilos ang Panginoon, so that you would broadcast His glorious wonders throughout the world. Para po maibahagi natin yung misyon na nais pagawa sa atin ng Panginoon. Kung tatanong mo sarili mo, sa dinabi namin ng tao dito sa Angeles, bakit kayo nandirito ngayon? Marami, mga mayayaman, mga successful sa buhay. Pero napansin niyo po, hindi namang posible, no? Meron dito, hindi namang ganun ka-successful. Bakit ka nandirito? At bakit yung sinasabi mong successful, eh walang church? Walang pinupuntahang church. Yes, may mga makikita kang talented, pero wala naman sa church. Yung talent nila, hindi ginagamit sa church, ginagamit sa iba. Anong mas maganda? Yung meron tayong pinaglilingkuran na Diyos, na yung talento natin, binubuhos natin doon. Yes, marami tayong kapalpakan, pero ang Diyos ay meron siyang biyaya na para ma-enjoy pa rin natin ang presensya ng Panginoon. Sino dito yung wala nang ginagawang kasalanan? Taas ang kamay. Pag tinaas mo ang kamay mo, yan ang unang-unang kasalanan ginawa mo. No? Pero nais ng Panginoon na tayo po'y magamit, no? Kaya nga po, patuloy na tayo po ay ine-educate o tinuturuan ng Panginoon, no? Para po mapakita natin sa mundo yung maganda relasyon natin sa ating Panginoon. And this is the reason why God wants you to be used in His ministry para po pakita natin na meron po tayong magandang ugnayan sa ating Panginoon. Ang hirap po mag-share ng salita ng Diyos kung wala kang magandang ugnayan sa Kanya. Ang hirap po yata ang pakilala yung girlfriend mo sa magulang mo kung wala ka na marelasyon sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. No? In-invite mo yung crush mo tapos sinabi mo, Nay, girlfriend ko, baka maapakan o masapak ka ng babae, no? Di ba ba? Ang hirap. Pero kung meron ka magandang ugnay sa ating Panginoon, napakadaling mag-share. Napakadaling magbigay ng magagandang ulat sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. So sabi po ng, tuloy natin. No, kaya nga po tayo sinet apart, okay? Dahil nais ng Panginoon na maranasan po na mag-persevere tayo, first point, in being pure and holy. Okay, sabihin niyo po, pure and holy. Hallelujah. No, kapag puro po yan, no? Dito sa mundo, pag sinabing puro, no, sinasabi rin banal. Kasi nga po, walang kapintasan, walang kasosyo. Okay? Tayo po ay nais na mag-persevere po tayo dito. Hindi po ganito kadali, but it's doable. Pwede natin gawin. No, sa biyaya ng Panginoon. Huwag mo sabihin na, hindi ko kaya yan. Ang dami kong ginawa kasalanan. Yes. Hindi mo magagawa yan, but because of Jesus, you can do it. Sabi ng 1 Peter 1:15-16, but as He called you, He called you is holy, so be holy in all you do. Okay? Ang tumawag po sa atin ang Panginoon. At nais ng Panginoon na tayo maging banal. For it is written, be holy because I am holy. Posible, hindi po sasabihin ng ating Panginoon yan kung hindi yan posible. Yes, posible, imposible sa tao, pero sa Diyos, sa ating Panginoon, posible po yan. No? Because we have this power that comes from the Lord. 1 Thessalonians 4:1-8. No? As for other mothers, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God. No? Nung binasa ko to, medyo malumanay pa, no? Kung si Pablo po ang maririnig niyong magbabasa nito, pagalit na to. Mataas na yung boses niya. Okay? Sabi po niya,
We instructed you how to live in order to please God. Nagturo na kami. Naninirmon na po si Pablo dito. Gusto ko nga po yung sermonan eh. No, kasi ang tagal niya na nakaupo. Kami, tagal na namin nakatayo. Hallelujah. Tapos naka-aircon pa kayo. Tapos gusto niyo pang matulog. Okay? Kawawa na may speaker. Hallelujah. Tuloy po natin, no? Ito po. We instructed you how to live in order to please God. Nagturo na kami. Okay? Ito po yung pagsunod sa salita ng Panginoon. Tinuruan sila, nais ng Panginoon na sumunod din sila. As in fact, you are living. No, possibly, nagawa nyo na to, ginagawa nyo na to dati. Ngayon, sinisermon na sila kasi bumabalik. Saan po sila bumabalik, sabi niya. As in fact, you are living. Now we ask you to and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. So yung pagiging masunurin sa ating Panginoon, yung pagiging puro at banal, hindi yan one time. Ay, year 2022, ganyan ako kainit. Ngayon 2023, kumusta? Mainit ka pa ba o palamig na? Kasi po kapag huminto ka na sa pagbabasa ng salita ng Diyos, lalo-lalo na sa fellowship, pakikinig ng salita ng Diyos, pananalangin, bumababa yung level. Hindi na umaakyat. Kaya wag kang, kung ang kwento mo ganito, noon napakainit ko, kumusta ka ngayon? Kapag may noon, ibig sabihin ngayon, hindi na. Pero nung sabihin mo, mula nung last year, hanggang ngayon, mainit pa rin. Hallelujah. Mainit pa rin akong sa upuan. Now, alam niyo po, sa basketball, meron tinatawag dyan eh, ng bubutas ng upuan. Ibig sabihin nun, yung player ng basketball, bangko lang. Pangumpleto lang ng team. Ayaw natin yon. In-invite mo yung girlfriend mo, tapos di ka maglalaro. No? Ano yun? Para mapanood ng girlfriend mo, yung mga ka-team mo. Hindi, di ba? Gusto natin makasama rin sa team. Hallelujah. Lagi sa totoo lang ito. Sa basketball, lima ang naglalaro. Posible. Kay Stephen Curry kayo, no? Siyempre naman, sino ba naman yung ayaw sa Stephen Curry? Dahil binirek niya yung mga standard ng NBA. Kahit tumatayo kayo, pumapalakpak, every time nakakabuslo ng basketball si Stephen Curry, kahit gano'y sigaw niyo, kahit nanood pa kayo sa gym nila, nagpunta pa kayo ng US para manood ng championship game nila, kahit palakpak na kayo na palak, gumasas kayo, sigaw na kayo na sigaw, hindi ka pa rin kasama sa rewarding. Wala ka pa rin medal. Wala ka pa rin trophy. Hindi ka rin kasama sa i-appreciate nila after the game. Hindi sasabihin ni Stephen Curry, ay, thank you sa sigaw mo. Dahil sa sigaw mo, lumakas ako. Posible. No, nakakatulong yung cheering ng grupo. Pero yung mga reward, yung mga tumatanggap ng mga awards, yung mga players lang. Kaya kung hindi ka rin nagagamit sa ministry ng Panginoon, wala ka reward. Hindi ka re-reward sa langit. Yes, save ka, pero wala ka reward. Alam niyo yung pinaka malungkot sa langit? Yung naligtas ka, nandun ka sa langit, pero wala ka reward. Wala kang crown. And it will be forever na yun. It will be forever. No? And then, sabi po ng salita ng Diyos, verse 2. No? For you know that what instruction we give you by the authority of the Lord. No? Hindi po sa kanila galing yung instruction. It's based from the Word of God. In verse 3, this is God's will that you should be sanctified. Inulit. No? Sa Peter, set apart. Sa 1 Thessalonians, ginamit, sanctified. It is God's will that you should be sanctified. Maging banal, maging puro. That you should avoid sexual immorality. No, very masyadong madiin ito, no, sa salita ng Panginoon yung mga sexual immoral. Kasi po pag you are sexually immoral, meaning
Ikaw, ayaw mong, ang sarili mo, ayaw mong mag-submit kay Lord. Ayaw mo sambahin si Lord sa buhay mo at maging sa katawan mo. Ibig sabihin, wino-worship mo yung iba. Bato-bato sa langit. No? Yung pag-aasawa, isa lang po yan. And praise God, yung the very first woman na sinabihan ko ng Aido hanggang ngayon, katabi ko. No? We just celebrated yesterday ng aming 25th anniversary. The very first woman, as I said, I do. Wala nang pangalawa. No? For 25 years, kasama ko siya. No? Alam niyo po, hindi ko masasabi to na merong, nang walang guilt kung merong nagawa, merong nangyari in our relationship. Merong naging nangyaring sexual immorality. Hindi po ako ganito kasaya at kabold para sabihin ko, the very first woman na nasabihan ko ng I love you hanggang ngayon, nasa katabi ko pa rin, kasama ko pa rin siya. No? Sa ups and downs. No? Siguro kung hindi siya naging misis ko, baka hindi ako pastor ngayon. Pero because, alam niyo po, si Lord, napaka galing mag-match ng kanyang mga anak. No? Pero eto, kung ikaw may asawa na, huwag ka na maghanap ng iba. Yan na siya. Amen. Baka marinig mo ako, ay marinig mong pangaral ng pastor. No? Baka maghanap ka pa, ay hindi siya. Yan na yan. Kaya nga, nung nangako kayo, in sickness and in health, in poor and in rich, till death do us part. Tama? Hallelujah. Yung iba, nagsasabi, Pastor, wala pa po sa akin, no? Baka sa iba. Baka sabihin nyo sa mga pastor, Pastor, sabi po ng Panginoon, kayo po ang will ng Diyos. May asawa na ako. No? Hindi pwede. Hindi pwedeng ganyan. Amen. Kaya nga, we should avoid sexual immoral. Alam mo, gano'ng kagrabe ito, no? Yung mga immoral, sexually immoral. No, yung Sodom and Gomorrah, ganun po dinestroy ng Panginoon because of these practices. Hallelujah. Okay? Tapos ito, huwag mo sasabihin walang nakakaalam pag ginawa mo yan. Meron, yung kapartner mo. Si Lord din, kita niya. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, we should sanctify, we should set apart, no? Lalong-lalo na sa sexual immorality din. Verse 4, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable sa ating Panginoon. No, we should honor God in our body because this body is the temple of the Lord. Sabi nga ng Romans 12:1, no, we have to offer ourselves, our body, as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Hallelujah. Para mo malalaman yan na offer mo yung sarili mo as yung body mo as a living sacrifice, pleasing and holy to God. In verse 2, by the renewing of your mind. As you renew your mind. No? Yung mga, alam niyo po, sa totoo lang po, dito tayo inaatake ng kaaway. No? Yung makakita ka ng maganda. Makakita ka ng sexy. Pero as you renew your mind, magkasya ka na sa kasama mo ngayon, siya na yung pinaka-sexy. Siya yung pinaka-maganda. Wala nang ihigit pa. Alam niyo po, ito po sa kasal, tinuturo ko to. Kapag hindi mo natutunan tanggapin na yung asawa mo siya yung kailangan mo sa buhay mo, maghiwalay kayo. Kapag na-convince mo na sarili mo, through the help of the Lord, na siya na yung kailangan mo sa buhay. Kailangan na, kailangan. Hindi lang mahal, kailangan. You will stay together. Dahil siya yung kailangan mo sa buhay. Siyempre, unang ang ating Panginoon. Pangalawa, yung asawa mo. No? Kung nagkakaroon kayong problema mag-asawa, lapitan niyo ako mamaya, pa-counsel kayo. Okay? Dahil po, marami pong naniniwala na ang kasal, ay yung ligaya sa mga mag-asawa, sa una lang yan.
Tama? Sa simula lang yan, yung masaya kapag ikaw ay kinasal. Tama? Ako, naniniwala ako, sa simula lang masaya. Kasi pasaya ng pasaya yan. Amen. Yung iba nagulat eh. No? Gusto nang magtaas ng kamay. Totoo yan, pastor. No, nalaman, pasaya ng pasaya. Alam niyo po, para po ma-attain po natin yan, seek the will of God. Sa mga wala pang asawa, wag kang malinlang sa kagwapuhan o kagandahan. Yung iba, pastor, kapag pangit kasi, hindi na pwedeng palitan. Pero yung gwapo, pwede namang isama sa church. Pwede namang ma-born again yun. Alam, sa totoo lang, kapag binigyan ka ng Panginoon, check yung ayaw mo. Hallelujah. Check yung ayaw mong iwanan. Amen. Ay, ganun pala. Hallelujah. No? Pumapalak yung mga iba. Ayaw nga ba? Ayaw magpakulak pa kasi kasama niya yung misis niya. Ganun ba yun? Okay, tatuloy natin. Each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Okay? Not in passionate lust like pagans. No, yung passionate, ito talagang hindi matatapos yung araw na to na hindi mo nagagawa. Okay? Kasi yung mga pagan, they don't know God. Ito, sinabi niya, who do not know God. Pero tayo, ngayon, kinatagpo ng Panginoon, set apart, sinanctify ng Panginoon, meron tayong Diyos na kinikilala. No? In verse 6, and in this matter, no one should wrong or take advantage of a brother and sister. The Lord will punish all who commit such sins as we told you and warned you before. Christians po ang kasulatan, yung pinadala na sulat ni Pablo dito, mga Kristiyano. Kaya sinasabi niya, kung nagtitake advantage ka sa mga kapwa mo, no, kasi po in having this sexual immorality, actually you are taking advantage doon sa weakness ng tao. Kaya nga kung yan ang ginagawa mo, sabi ng Panginoon sa 1 Thessalonians, no, the Lord will punish all those who commit such sins as we told you and warned you before. Kaya nga sinasabi ko ngayon, kung babasahin ko ito, kailangan pagalit eh. No, dahil si Pablo, naninermon na siya sa ganitong, sa panahon na to. In verse 7, God did not call us to be impure. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon na maging impure, but to live a holy life. Kasi nga, God is holy. Kapag ikaw didikit kay Lord, at hindi ka ganun kaganap, ibig sabihin, hindi mo dinadakila ang Panginoon sa buhay mo, matutunaw ka, kapatid. Ibig sabihin, mararamdaman mo yung guilt. Kaya nga, kapag naramdaman mo na yung guilt, humingi ka na ng tawad kay Lord. Pero yung paghingi ng tawad talagang true repentance. Kasi alam din ng Panginoon kung anong laman ng puso mo. Alam din ng Panginoon kung anong laman ng isipan mo. 10 minutes na lang ako. 10 minutes na lang? O, 10 minutes pa lang ako. Okay, bilisan natin. 10 minutes na lang daw ako eh. Okay? Therefore, anyone who rejects this instruction, kapag ni-reject mo na raw ang Panginoon, ang instruction nito, sabi na ni 1 Thessalonians 4, na, anyone who rejects this instruction does not reject a human being but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Kaya nga, ang kausap ni Pablo dito, mga Kristiyano na, mga tumanggap na ng Santong Espiritu sa buhay nila. Kaso na nga lang, lumalamig. Kaso nga lang, naiwanan yung unang instruction ni Lord sa kanila. Hallelujah. And I believe dito sa Calvary Temple, wala niyan. Sabihin mo sa katabi mo, babantayan kita. Hindi masabi, no? Hallelujah. Pangalas, second point. Now, to move forward to God's mission, we need to persevere in being a blessing. Ito, maganda to, maganda to. Tingnan mo kung talaga maganda. Sabi na 1 Peter 2:9, no? He called you out of darkness to experience His marvelous light. This marvelous light, hindi yan yung light lang na ordinary. This is something special. Alam mo, di po ba kapag ikaw ay nagandahan or nasatisfy or like nito, yung pinakamamahal mo, kasama mo,
Hindi mo yan ililibre sa Jollibee lang ng Happy Meal o Jollibee, ano yan? Value Meal. No, dahil mahal mo, medyo bibigyan mo ng sorpresa doon sa mamahaling lugar. Wala kong ano sa Jollibee, no? Kung yun ang kaya nyo, okay lang. Pero I believe, kapag mahal mo, nagpaplano ka. Amen? No, pinaplano mo. Kaya nga, He called you out of darkness to experience His marvelous light. At pagpapala na po yun. At, sino po dito yung, no, tinanggap niya si Lord sa buhay niya, the very first day na tinanggap niya si Lord sa buhay niya, nalungkot siya. Meron pa po dito? Nalungkot? Naaalala niya, naku. No, nung college ako, medyo nalungkot ako eh. Naku, hindi na ako makakakodi ko nito. Naku, dapat nung gumraduate na lang ako, doon ko tinanggap si Lord para nakakopya pa rin ako ngayon. No, ang sarap ata yung kahit sakto lang, pero effort mo naman. Ang sarap ata ang gumraduate na ikaw talaga yung nagsunog ng kilay. Kaya nga kung mapal ang kilay ko siguro, kasunog niyan. No, ang sarap ata, may reward kasi nga po, nag-effort tayo eh. Okay? Pero ito, ang bagay na nais ng Panginoon, hindi tayo nandirito just to, we need something from God. Yes, alam ng Panginoon, may pangangailangan tayo. But the very reason why we are here, because we are Christ followers. No, sabi nga ng Matthew 16:26, what do profit a man kung nakuha niya yung buong mundo, pero nawala naman ang kanyang kaluluwa? Hallelujah. Yes, ang dami mong sasakyan, pero wala ka naman kay Lord. Ano yung masasabi mo? Napakayaman niya, pero wala naman Kristo sa buhay. Hanggang dito lang. Ang sarap ata yung pinagpala na, materially, tapos nandiyan pa sa Panginoon. Amen? I believe lahat ng anak ng Diyos na patuloy na tumusunod sa ating Panginoon, hindi nagkukulang yan. No, pinagpapala ng Panginoon. Hallelujah. In Romans 12:13, when God's people are in need, okay, ito po, yung mga pinili ng Diyos, be ready to help them. No, tumulong tayo. Oh, ito na, akala ko bang pagpapala. Ngayon, pagtulong. Alam niyo po, sa Panginoon, kapag ikay tumulong, pagpapala yun, dahil papalitan na maraming beses na Panginoon. Hallelujah. Lalong-lalo na yung mga taong hindi niya kayang ibalik yung ginawa mo. No? Sabi ng Panginoon, ito ay ginagawa mo. Whatever you do to the least of His brothers, sabi ng Panginoon, ginagawa natin ito sa Kanya. Hallelujah. No? Kaya nga, sabi ng Romans 12:13, when God's people are need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. No? Ito pong bagay na to, actually, binigyan po ng emphasis sa Romans 12:9. No? Don't just pretend that you love others. Ipakita po natin sa pamagitan ng pagtulong. Kung talagang mahal mo yung kapatid mo, tulungan mo, di po ba kapag nangangailangan? Kasi yung iba, talagang nasa church para ilapit ng pangangailangan. Kapag napuno yung pangangailangan, wala na naman sa church. Babagalik ulit. Kapag may pangangailangan, ulit. Praise the Lord. Pero alam ko sa Calvary Temple, walang ganito. Amen. Dahil tayo po ay pinupuno na ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi ko, no? Always eager to practice hospitality. Pag sinabing yung word ng hospitality dito, as we love strangers, hindi lang po yung hindi mo, yung kakilala mo lang, maging yung mga strangers. Yung word na hospitality, this is, no, sa Greek word, this is to love strangers. No, yung ibig sabihin po niyan. Actually, tingnan niyo po yung Galatians 6:10, no? Do good to people, especially to the family of believers. Okay? Ito po yung nice ng Panginoon. Do good to the body of believers, okay? Tingnan niyo po sa Romans 6:10. Romans 6:10 naman, kanina Galatians 6:10. Ngayon po Hebrews 6:10. Okay? Sabi ng Hebrews 6:10, no, yung passage natin. God is fair, no, pate si Lord. Okay? He won't forget what you've done or the love you've shown for him. Okay? You help his holy people and you continue to help them. Alam niyo po maganda dito? Hindi nakakalimutan ni Lord yung bagay na ginawa mo, especially to the body of believers. Why? Kasi po, it will be forever recorded in heaven. Yung mga tao, gawan mo ng mabuti ngayon, after next month, baka makakalimutan ka na rin niya eh.
No, baka next month, lalapit ulit yan para sabihin, wala ka pang ginawa sa akin. No, si Lord, yung bagay na ginawa natin dito sa lupa, na para sa Kanya, it will be forever recorded in the kingdom of God. Hindi kakalimutan ng Panginoon yan. Hindi katulad nung katabi mo ngayon. Nangako hanggang ngayon, di pa tinupad. No, kasama mo yung misis mo ngayon, sabihin mo, meron ba ba? Bago mag-rapture, itutuparin ko yan. Hallelujah! No? Tapos sabi po ng Hebrews 13:16, okay? And don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that pleases God. No, kapag tumutulong po tayo sa mga nangangailangan, ito po yung bagay na nakakapagbigay ngiti sa ating Panginoon. Sabi po rin po ng Hebrews 13:1, continue to love other with true Christian love. Okay? Sa NLT version, to continue to love each other with true Christian love. No, if we love our brothers, napapangiti si Lord yan. No, kapag tumutulong tayo kay Lord. Yes, wala po tayong pwedeng itulong sa ating Panginoon. Di po tayo directly makagawa ng kabutihan sa ating Panginoon. Pero we can directly do good to others na nagiging pleasing sacrifice sa ating Panginoon. Natutuwa ang Panginoon kapag po nagagamit tayo for His glory. Amen. And third point. Talagang 10 minutes lang ako. Binigla ako, nakakatakot, no? Okay lang ba na 4 o'clock tayo? Hindi, biro lang. Meron ba tayo second part? Okay. To move forward towards God's mission is to persevere in being a soul winner. Hallelujah. Fasten your seatbelt. Okay, hindi po tayo nandirito para umupo lang. Para magpainit ng upuan. No? Tingnan yung upuan nyo. Pagtayo nyo, nakauka na yan. Kasi sa sobrang upo nyo eh. Okay, ngayon, alam nyo sa Japan, kapag sumakay ka ng taxi, huwag kang uupo ng todo. Kalahati lang, para kalahati lang yung bayad sa taxi. Naniniwala po kayo doon? Hindi, of course hindi. Nakasakay ka na nga sa taxi, no? Pero eto, tayo po ay tinawag ng Panginoon. May dahilan kung bakit po tayo tinawag ng Panginoon. Kayo po ba'y tatawag ng yung anak nang walang dahilan? No, minsan may ako, may ugali ko po to, tatawagin ko po yung tao. Pag lumapit ko sa akin, bakit? Hindi, nagpa-practice lang ako. Okay? Kay Lord mo lang practice. The reason may, kaya tinawag ka ng Panginoon, meron siyang pagagawa sa'yo. Kasi nga, chosen tayo eh. Okay? Tayo pinili ng Panginoon, hindi tayo ang pumili kay Lord. Ibig sabihin, tayo pinili ng Panginoon, it is a blessing, it's God's grace, kaya tayo pinili ng Panginoon. Ngayon, kaya tayo pinili ng Panginoon, meron tayong gagawin. Halo, kaya nga pinili mo yan. Diba, meron pong mga baso dyan na may lamang tubig, may malimig, may nagpapawis sa lamig ng yelo, may malgamgam, may mainit, no? Umuusok-usok pa. Okay? Hindi ka pipili dyan para lang itapon mo sila. Kaya nga pumili ka kung ano yung magsusot sa'yo, kung ano yung bagay na magagamit mo. Maiinom mo. Kung gusto mo ng mainit na tubig, dahil nga malamig ngayon, yung mainit na tubig ang kunin mo. Tama. Kaya ka pumili. Kasi may paggagawan. Okay? Tayo pinili ng Panginoon, no, sabi nga ng 1 Peter 2:9, we are a chosen treasure. For what reason? You would, so that you would broadcast His glorious wonders throughout the world. Ito yung dahilan. No, kaya nga tayo pinili ng Panginoon. Nalungkot yung iba. Tanungin mo sarili mo, Lord. O, tanungin mo sarili mo, no? Pinili ba ako ng Panginoon talaga? Ba't hanggang ngayon, nakuupo pa rin ako? Di pa nga na-share yung kwento ng buhay ko. Alam niyo, the very good evangelism tool? Yung buhay na binago na ng Panginoon sa'yo. The reason why hindi ka makapag-share ng salita ng Diyos o ng buhay mo, baka Sunday Christian ka lang. Baka dito ka lang. Paglabas ng bahay, nalinwal. Hallelujah. Yung iba, nag-church para tandaan. Ay, maganda yun ah. 2:9. Paulit-ulit kay Pastor to. Mamaya, tatayan ko. Hallelujah. Hallelujah. Okay, tayo po yung nandirito. Dahil po tayo yung mga soul winners. No, meron po tayong gagawin. Okay? Ito pa ang masaklap, no? Yung iba tumanggap kay Lord at hinihintay nang dumating ang Panginoon. Yung iba tumanggap kay Lord pero ayaw paggamit kay Lord. Parang sinasabing, Lord, 'di ba kinatagpo mo ako? Katagpuin mo rin siya.
Di ba, Lord, pinaranas mo yan sa akin para lang tumugon ako sa'yo? Paranas mo rin sa kanya. Nakuha niyo ako? Yung bagay na ginawa ng Panginoon sa atin, kailangan pong ma-broadcast yan sa kalwalatian ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I believe, kapag meron kang binitawan na bagay na mahalaga sa'yo, sa harapan ng Panginoon, ibig sabihin, dati mahalaga to, pero binitawan mo na kay Lord, ang buhay mo, paganda ng paganda. Kasi yung bagay na inawakan mo, nawala kay Lord, papangit ka ng papangit. Tingnan niyo po, yung mga dayokdok pa rin sa alak ngayon, anong kulay na ng laman nila, o yung balat nila at mukha nila. Yung mahilig manigarilyo, anong kulay ng mata nila. No, pero pag tinanggal mo na yan, kapag ikaw ay pabago ng paganda ng paganda. No, hindi lang yan, paganda ng paganda yung buhay mo. Amen? Yung iba, hindi makapag-amen. No? Alam nyo, isuko nyo kay Lord, pangako ng Panginoon, babago niyan tayo. Because we are new creation. The old things has gone. And the new things has come. Amen? Kaya nga, kung ngayon, Kristiyano ka at sinabi mo, tinatanggap mo si Lord, pero hindi ka pa rin nag-share ng gospel, ng salita niya, hindi ko alam kung pwede kang tawagin o dapat kang tawagin Kristiyano. Kasi yun po yung mission natin, to share Jesus, the living hope that we have sa mga walang pag-asa sa buhay. Hallelujah. No? And take note, He is our Lord. Siyang dapat masunod sa buhay natin. Kaya nga, kung tayo nga po ay, no, palagay niyo po, kayo lang ang gusto ng, o tayo lang ang gusto ng iligtas ng Panginoon, hindi kaya yung buong pamilya natin gusto ng Panginoon mailigtas din? Palagay niyo, tayo lang? Tayo lang? Buong pamilya. Amen. Buong mag-anak. No, kaya huwag niyo silang tantanan sa panalangin. Dahil gusto ng Panginoon na tayo pong lahat ay nagagamit sa kanyang ubasan. Sabi po ng Panginoon, no, sa Matthew 4:19, Jesus called out to them and said, "Come and follow me, and I will transform you into men who catch people for God." Nung, although ang kausap ng Panginoon, mga gagawin niyang apostles. Pero ito, hindi po sina Peter, nila John, and James, and Andrew ang pumili kay Lord. Si Lord ang pumili. Kasi alam ng Panginoon, yung mga tao hindi pipiliin ang katwiran ng Diyos. Si Jesus mismo ang gumawa ng aksyon. Siya'y namili. Pero is there decision kung talagang susunod sila o hindi? Kasi hindi naman sapilitan. Ang pagiging Kristiyano hindi po ito sapilitan. Pero pinipilit namin lahat ng hindi pa, wala pang ugnayan sa Diyos na magkaroon ng ugnayan para po hindi sila mapahamak sa impyerno. No? Actually po, sa mga kamag-anak natin, ako po, bunga po ko ng aking kapatid. Ang aking kapatid, ang unang naborn again dito sa church. At nung siya umate na dito sa church, isa pa ako sa mga nag-persecute sa kanya. Pero dahil po nagtiyaga, nagbata ang aking kapatid, eto po naging resulta. At lahat po kami naglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo po kailangan mag-persevere, no? As a soul winner, no? Kaya nga, I will transform you. Hindi po tayo magpapabago. Si Lord, without Jesus in our life, hindi natin kayang magbago. Hindi rin natin kaya mag-share. Noong kaya natin i-share yung mga kalokohan natin, pero yung mga kabutihan ng Panginoon, kailangan natin si Lord. Kaya nga tayo po tinawag ng Panginoon, meron tayong mission, hindi po tayo nag-iisa. No, merong gagawin ng Panginoon para po yung bagay na paggagawa ng Panginoon, eksaktong magagawa natin. Tingnan niyo po, in Matthew 28:19, "Now go in my authority and make disciples of all nations." Alam niyo po, gaano ka-importante ito? Now go in my authority. Kasi po, in verse 18, sinabi po ng Panginoon, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Ngayon po, nagbigay ng instruction si Lord. Nagbigay siya ng command. "Now, go in my authority and make disciples of all nations."
Bakit po kaya nais ng Panginoon nung tayo po'y tinanggap, tayo po'y tumanggap sa ating Panginoon, binigyan ng otoridad ng Panginoon para mangaral? Ano po dahilan? Kasi po ang mundo walang pag-asa kapag sila'y patuloy sa kadiliman. No, kung titingnan po natin dyan, no, ang Panginoon namatay sa krus. Parang yung pag-asa nila, namatay din. Ay, namatay. Pero muling nabuhay. Ito yung kapangyarihan. Ito yung magandang balita. Yung pag-asa natin, nakaangkla sa ating Panginoon na buhay. Hindi yan nakaangkla kung sino-sino lang. Ang kaligtasan natin, yung pag-asa natin sa buhay, buhay yan dahil yan nakaangkla sa buhay nating Diyos, sa ating Panginoon. No? Hindi lang yan sa mga pastor, no? Kundi sa ating Panginoon. Okay? Tapos ito, kaya tayo binigyan ng mission ng Panginoon, kaya nga He wants us to become soul winners, dahil yung cure ng kamatayan nasa atin na. Yung cure, ayaw niyo po ba yung lahat ng tao ma-cure sa kamatayan? Kumbaga, yung medisina, yung magpapabuhay sa kanila, hawak na natin. Hindi natin dapat salmantalahin yan dahil yan generously binibigay ng Panginoon. Kapag yan engineer mo, meron ulit. Hindi ka mawawalan yan. Pero ang gusto ng Panginoon, hawak mo yung cure, pero yung iba, ayaw pa rin i-share yung cure. Namamatay yung mga kakilala nila without having that cure. Napaka-selfish mo pag ganon. Na ayaw mong i-share yung cure ng Panginoon sa buhay mo. Ikaw, nag-enjoy ka na right now. You can raise your hands towards heaven. You can enjoy the presence of God in this place. Pero marami pa rin kakilala mo, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay. Walang cure ng kamatayan. Parang sinasabi mo lang sa kanila, go to hell. Pumunta ka sa impyerno. Parang yung sinasabi mo sa kanila without sharing the word of God. Sinasabi mo sa kanila, sige, pumunta ka na ng impyerno. Why? Kasi walang, yung cure na binigay sa iyo ng Panginoon, as you make disciples, sabi ng Panginoon, hindi mo ginagawa. Alam niyo po, kung makikita niyo yung mga tao na walang pag-asa sa buhay, they can even go in the church. Kasi hindi nila alam yung daan. Pero tayo, kahit may problema pa tayo, alam natin na may pag-asa because we have Jesus in our lives. We have the cure. Pero kung hanggang ngayon di po tayo nagagamit ng Panginoon, we are missing the point. We are missing why we are Christians. Alam niyo po, sinabi ko nga sa mga ushers kanina, mga pastor po, paano sinasabi mo, nagbibigay naman ako sa church, nagtatites ako, more than 10%. Nag-o-offer pa ako sa church. Kayong mga pastor, dapat gawin nyo yan. Huwag sa amin. Ang trabaho po ng pastor is to equip the saints. Ang trabaho po ng isang Kristiyano is to share the gospel. Ako, nag-share ako ng gospel, not because I am a pastor, because I am a Christian. And this is what God has told me to do. All authority in heaven has been given to me, says the Lord. And I command you, with my authority to make disciples. Yung kausap ni Jesus dito, mga disciples ng Panginoon, these are Christians who accepted the Lord as their Savior and Lord. Hallelujah. Yung iba nalungkot, pero may magandang balita po dyan. No? Sabi po ng verse 19, okay, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Meaning, as we baptize them, talagang sila po ay disciple ng Panginoon because they are willing to follow the Lord. In verse 20, okay, sabi niya, and teaching them to obey, or teaching them faithfully follow all that I have commanded you. It's teaching them. Okay, alam ko, mahirap. Ah, hindi lang po sinabi sa mga apostles dito, there are about 500 kasi pa-ascend na po si Jesus sa langit niyan. No? Ito po magandang balita naman. This is the last verse, the Matthew 28 or the Matthew, book of Matthew. Pero yung tinapos niya na may pangako, sabi niya, I never forget that I am with you and never forget that I am with you every day. Ito po, kung tayo po ay patuloy na nagpapagamit kay Lord,
hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Alam po natin na tayo po ay Kristiyano dahil po tayo sumusunod sa ating Panginoon at ang Panginoon ay nasa atin. Hallelujah. And teaching them to obey. Kapag po nag-obey po tayo, ito po, sa Acts 1:8, sinabi po ng Panginoon that we will receive power when the Holy Ghost comes on us. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Pa-ascend na rin po si Jesus nung sinabi niya yan. Ano po yung ibig sabihin ng witnesses? Magwi-witness ka lang? Parang totoo yan. Tamang sinabi mo, Pastor, totoo yan. No, yung witness dito, from the word martures. Dito po kinuha yung word ng martyr sa English. Ito po yung you are willing to die because of Jesus. Kaya nga, in sharing the word of God, yes, mapapahiya tayo. But take note, hindi po tayo napapahiya si Lord. Kasi po, in-offer natin ang pag-ibig at ugnayan ng Diyos sa kanila. Hallelujah. And it's about time, no? May pangako ang Panginoon. Hindi lamang po sa mga patay ito. Ito po sa mga buhay na tayo po. Ang presensya ng Panginoon ay sumasa atin whenever na sumusunod tayo sa mission ng Panginoon. And actually, with that authority, we can use the name of Jesus. Ito po yung kagandahan. We can use the name of Jesus. An example, sabi po ni Peter and John, napapunta po sila sa temple, meron po sila, nakitang lumpo doon. No, yung lumpo, naghihintay ng limos sa kanila. Pero sabi ni Peter, silver and gold I do not have. Para yung lumpo, naku, wala na naman. Okay? Pero ano yung magandang word sinabi ni Jesus? Ay, ni Peter? But in the name of Jesus Christ of Nazareth, this is the authority. Rise and walk. And this is God's authority. We are being used by God not just to show how powerful He is, but He's using us to show how loving the Lord is. Yung tao, no, wala pang pananampalala. Yung pinalakan na, wala pang pananampalala kay Lord yan. But because of the power and love of God, nag-manifest kina Peter and John. Hallelujah. And this is the most important part ng buhay natin. And never forget that I am with you every day, even to the completion of this age. Habang nandito po tayo, as we walk according to the will of God, as we share the gospel. Yung iba, Pastor, hindi po ako marunong mag-share ng gospel. Yung buhay mo, kapatid. Kung gusto mo pong lumaling sa evangelism, mag-enroll ka sa DEP. Malapit na po yung DEP. Hallelujah. Amen? Kaya mag-review po tayo. Moving forward towards God's mission, persevere in being pure and holy. Okay? Pangalawa, persevere in being a blessing, persevere in being a soul winner. In last verse, in Matthew 5:16, in the same way, says the Lord, you should be a light. This light is from Jesus. The light of Jesus na meron po tayo. We should be light for other people. Okay? For what reason? Live so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. That live so that they may see Jesus as He works in your life and praise your Father in heaven. Hallelujah. Kaya nga po, as we move forward to God's mission, let us continue to be light of this dark world or in this dark world and show and share that living hope that we have in Jesus' name. Amen. Hallelujah. As we take our Holy Communion, sabihin mo sa ating Panginoon, Lord, gamitin niyo po ako. Once you said that, you will feel the empowerment of the Lord. But take note, do not become weary or afraid because the Lord has not given us the spirit of fear and timidity. The Lord has given us power, love, and self-discipline. Kaya nga, as we take our communion, eto, if you will be, no, every time we take communion, right? This is as we prove to these people that we are Christ's follower.
Then ask God right now as you take this Holy Communion, Lord, make this possible in my life. Make this possible in my life as a true follower of the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo.